So matapos nga na matalo neto nila LeBron James at ang kanyang team na Los Angeles Lakers dito against sa Phoenix Suns sa first round dito sa ating 2021 NBA playoffs ay medyo maraming ang fans ang natuwa sa pagkatalo ni LeBron James sa round 1. Maraming ang troll, maraming ng clown at marami rin ng asar dito kay LeBron James matapos niya ang matalo dito sa first round against sa Suns. At hindi natin alam kung bakit nga ganun ang mga reaksyon, pero ganun nga ang nangyari, lalong-lalo na nga sa Twitter. Maraming ang nagtotroll at nagsisabi si LeBron James hindi daw kayang magbuhat ng isang team kung wala daw siyang kasamang superstar. At marami rin namang nagdi-defend or nagdi-depensa nga dito kay LeBron James na injured nga daw siya. Pero isang aring NBA rookie ang nag-depend dito kay LeBron James dahil itong rookie ng Orlando Magic na si RJ Hampton ay napatweet nga siguro matapos niyang mabasa ang mga pantotrol at pangasar dito kay LeBron James. Sinabi niya nga sa kanyang tweet, "I don't get the LeBron slander. Man is in his 18th season. Nobody talk down on Kobe, Shaq, Dirk, Tim Duncan when they were in their 18th season." So yan nga ang tweet neto ni RJ Hampton na rookie nga ng Orlando Magic. Kung hindi nyo alam ang ibig sabihin ng slander, ayon nga sa isang dictionary na ito daw ay pagbibigay ng false statement about sa isang tao na dinadamage daw ang reputasyon niya. So yun nga ibig sabihin ng slander. At sinabi nga rin neto ni RJ Hampton na itong si LeBron James daw ay nasa 18th season na. So kayo ba guys, ano bang masasabi nyo dito about sa slander kay LeBron James at pangahasar nga sa kanya? Comment down below your opinion. At para nga sa ating next update, ito namang Milwaukee Bucks ay kinaharap nga ang Brooklyn Nets para naman sa kanilang second round matchup. Ang Nets nga ang nakuha ng game 1 win against dito sa Bucks sa pangunang ayan ni Kevin Durant with 29 points, 10 rebounds at 3 assists. Si Kyrie Irving ay may 25 points at si Joe Harris nga ay meron namang 19 points. James Harden nga ay umalis nga after ilang seconds ng paglalaro dahil sa hamstring injury na kanyang injury na bago mag-umpisa ang playoffs. So hindi nga natin sigurado kung gaano kalala ang injury ni James Harden at kung mawawala ba siya dito sa buong playoffs or isang game nga lang. Abangan natin ang next update. Para naman sa Milwaukee Bucks, ang nangunguna sa kanila sa laban na ito ay si Giannis with 34 points and 11 rebounds. Si Brook Lopez ay may 19 points at si Jrue Holiday ay may 17 points. So nanalo nga ang Brooklyn Nets sa second round matchup nila dito sa game 1. At para naman sa ating huling update, ito ang si LaMelo Ball ay off-season na nga syempre at mukhang walang magawa nga sa buhay niya. Dahil nandito, ginugulo niya nga ang aso ng kanyang kapatid na si Lonzo Ball. Ito, panoorin nyo. Oh, shit. Hey, you right, though. I with him. That way I go. What the f***? What is this? What is this doing? Hey, what is you on, bruh? What is you on? That's what you think? Oh! So yun nga lang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe pa na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye.